Dahil daw yan sa pagsabi sa isang internal memo na front ng mga Mia Road going to Quezon City. Ang internal memo na ito ng Department of Interior and Local traffic. Government nais paimbestigahan ng mga bayan na traffic na parang normal na ang panahon. Inaabisuhan ang mga DILG Regional Director na investigahan ang diumunoy pag-infiltrate sa DILG ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o Courage, ang umbrella organization ng mga labor union ng mga empleyado ng gobyerno. Tinawag nito ang Courage, pati na ang Alliance of Concerned Teachers o ACT na front organization di umano ng kilalang communist terrorist group. Pinasusumite rin ang listahan ng mga DILG employee na miyembro ng Courage at sinabihan ng regional directors na itaboy ang mga employees association sa DILG na may kaugnaya di umano sa terrorist group. Ang memo ay may petsang March 10, 2021 at firmado ni DILG Assistant Secretary Alexander Macario. Pinalaga ng Courage ang naturang memo. Panindigan at ipaglaban ng kanilang kasiguran sa trabaho for security and training. Tugo naman ng bayan muna, party list. Kahit sabihin pa natin na merong statement na gano'n si Jose Maria Tison, that is not a justification. They cannot even cite any instance na ang Courage or ang Alliance of Concerned Teachers ay nananawagan ng armadong pakikibaka o armadong rebellion. Sa isang statement, pinababawi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang internal memo ng DILG. Ayon kay Castro, karapatan at kapakanan ng mga empleyado at mga grupo ang kanilang sinasulo at hindi terorismo. Kamakailan, binatikos ng Philippine National Police matapos humingi ang Calbayog City Police Station mula sa korte ng listahan ng mga abogado ng mga personalidad na may kaugnayan sa CPP. Tinawag itong irresponsable si PNPOIP Police Lieutenant General Guillermo Eleazar at iniliit sa pwesto ang jefe ng Calbayog City Police. Paiimbestigahan din daw ito sa kamera ng Matabayan Black. Cedric Castillo na matuto, 24 oras. At magbabalik pa rin po ang 24 oras. Walang labis, walang kulay, simpleng totoo lang.
Philippines, natatapak sa FIBA Basketball World Cup sa 2023. Ang isa pa